Hello, good morning from Luzon, Visayas at Mindanao. So ngayon, update po tayo no sa 909 times harvest sa Galaxy Max F1. So bago po natin no sinimulan ang ating pag-update, shout out muna tayo sa kay Joel Farm TV, Tabang Vlogs, kay John Mark Talians, kay George and Manatu. Okay, o sa lahat ng mga viewers, sa lahat ng mga ka-sharer o mga supporters. So ngayon po mga ka-farmers, update po tayo sa 9 times harvest sa Galaxy Max F1. Okay, so ito na po no. Oh, siguro hindi asahan po natin na hindi po ito bababa sa mga 1,000 kilos ang 9 times harvest. Okay. So lahat na napipitas po namin mga ka-farmers, lahat po ay karga-karga po namin. Kailangan naming maglakad na hindi po bababa sa 15 minutes tungo dito. Kasi yung taniman ng mga gulay ay nasa itaas po, no? Kung tingnan po ninyo ito mga kapwa ko ka-farmers, no? Napakalayo po ang aming lakarin. Kailangan namin maglakad ng mga 15 minutes. So kaya po namin bubuwati ng mga 55 to 60 kilos. Masarap lang sarang. Joy? Joy? Alam mo, Joy? Da, nabanti kayo yang kuan bukag. Kuy, galisod-lisod yun yung batagig mayo. Ang yahang bukag nasa agtang, ang yahang loko na stingkoy. So na tigmo agokoy, so marata makasoy. Okay, so ito po mga kapwa ko ka-farmers ang update no sa 9 times harvest. So meron po ako na-upload na video na yung lahat na mga gulay na aming inaani dito tulad ng atsal, kamatis at ampalaya. Karga-karga po namin lahat po mga ka-farmers. So ganito po kami sa probinsya. Sino man sa inyo ang hindi nakaranas sa ganito kung isa kang taga-probinsya. Siguro kung wala kang tanim na gulay, hindi mo ito naranasan. So share lang namin mo. Kahit sobrang pagod at puyat sa pag ano kaga ng mga naaani, masaya din. Kanang singyela, moro Japon, mga linggo maka. Saon. Utto naman. Saon din. Ano to niya? Sapo ni. Sige, kuya Ji. Ay kalau bayar na. Di mo. Magpasan ni ug. So ya to maklonya. Atchal. Mag-agaw kuno sila gagaw nang isla da. Ay, mau di ay. So ito na po no ang sitwasyon sa 9 times harvest. Nagsisimula na po naninilaw ang kanyang dahon. Dahil marami po tayong magandang fungicide na ginagamit at magandang foliar at tamang pagbibigay ng mga fertilizer. So ito po. No, napakaganda po sa ating paningin ang ampalaya. So 9 times service. Ito na po ang update. Okay, so hindi po tayo nag-pro-froning. Okay, so kung may tanong man kayo mga kapwa ko ka-farmers no, tungkol sa pagtatanim ng kahit anong uri ng mga gulay tulad ng ampalaya, talong, kamatis, atsal, watermelon, sweet corn, sitaw, pipino, upo, kalabasa, mga kapwa ko ka-farmers, paki-inbox lang po. Kasi kung may time po ako, sasagutin ko po ang inyong mga magandang tanong. Kasi mabuting may mga tanong po kayo para mabigyan po natin ng mga tips. Kung ano po, kasi yung ka-farmers no, malapit na mag 33 years sa pagtatanim. So lahat na mga experience ko mga ka-farmers ay ituturo ko po sa inyo. Kung sagutin ko po, no, based to my experience po ang aking sagot.
Okay, sa mga mahilig sa ganitong video, huwag naman nyo kalimutan mag-like and share at saka mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click naman ninyo ang notification bell para updated po kayo sa mga next video na i-upload ko. Okay, so hanggang dito na lang. Maraming salamat po. God bless. Thank you.